Good day mga tol! Ang San Miguel Vermin ay tuluyan nang nakahanap ng kanilang panibagong import. At this time, isa itong malupit na import dahil di kalibre ang kanilang import at batang bata dahil nga wala pa itong si Benny Boutright. At ito ay si Troy Baxter Jr. Si Troy Baxter Jr. ay 28 years old pa lamang at merong 6'9 height, isang high flyer na import na posibleng mag-complement kay Junmar Fajardo. At take note, hindi lang basta-basta high flyer import itong import ng San Miguel Vermin. Isa rin itong attacker, defender at merong shot blocking ability na kulang nga ngayon sa San Miguel Vermin. Sa pagdating ni Troy Baxter Jr. sa San Miguel Vermin ay magkakaroon ng panibagong dimension ang San Miguel Vermin at po pwede na silang makipagsabayan sa mga batang kupunan ng PBA. Inaasahan na ibabandera nga itong si Troy Baxter Jr. ng San Miguel Vermin sa kanilang debut game sa Commissioner's Cup. Alam naman natin na inaabangan ang San Miguel Vermin pagdating sa Commissioner's Cup. Anong klaseng import nga ba ang kanilang ipaparada? At eto na nga, si Troy Baxter Jr. na kung saan ilang buwan din hinintay ng mga fans kung sino ba ang hinahanap na import ng San Miguel Vermin dahil nga mayroong ugong-ugong na balita na si Kenneth Farid daw ang posible sanang kuning ng San Miguel Vermin. Pero ito, hindi na katakataka dahil ang San Miguel Vermin naman pagdating sa import, wala pa talagang legitimate na import na kanilang ipapanatili. Samantala, ang Rain or Shine Elasto Painters matapos nga makuha ang kanilang original import na si Kenneth Kaji na kung saan naging sayo na nga para sa Rain or Shine, ay hindi pa nag-uumpisa ang Commissioner's Cup, nagpalit na agad ng panibagong import ang Rain or Shine Elasto Painters. Tila seryoso na si Coach Yenggao at ang Rain or Shine Elasto Painters sa kanilang kampanya sa Commissioner's Cup. At eto nga, ipaparada na sa susunod na araw ng Rain or Shine Elasto Painters ang kanilang import na si Dion Thompson. Opo, isa itong veteranong player ng basketball. Merong height na 6'8 at 36 years old. Karamihan sa kanyang stint ay sa Europa, especially sa Germany, at naglaro din ito para sa EuroLeague. At doon sa Asia, naglaro sa Japan sa Shinshu Braves na kung saan naganda ang kanyang naging performance. At take note, ang huling pinaglaruan nitong si Dion Thompson ay noong naglaro ito para sa Korean Basketball League sa Busan KCC Aegis na kung saan dito rin naglaro itong si Rince Abando. At take note, hindi lang basta-basta veterano ito dahil naging MVP ito sa Slovenian Cup noong 2012. Kaya inaasahan na mas lalong lalakas ang Rain or Shine Elasto Painters sa pagbabandera nila ng kanilang panibagong import na si Dion Thompson. At lipat naman tayo sa Northport Batang Pier. Matapos nga magparada ang Rain or Shine, rather, ang Terra Firma Jeep ng kanilang mga players, inaasinta ngayon or tinatarget or inaalalayan na makuha ng Terra Firma Jeep itong si Gio Halalon sa Northport Batang Pier. Ayon nga sa artikulo ng spin.ph na sinulat ni Idols Novadoa, ang Terra Firma at ang Northport Batang Pier ay merong negosyasyon na nagaganap ngayon para sa player na si Stanley Pringle at Gio Halalon. Ayon nga sa report, gusto daw ibalik ng Northport Batang Pier itong si Stanley Pringle papunta sa Northport na kung saan dito naman talaga ito nagpa-drop. At itong si Gio Halalon daw ang ipapalit ng Northport Batang Pier. Gusto daw ng Northport Batang Pier na baka dito na magretiro itong si
Stanley Pringle sa Northport Batang Pier. Matatandaan noong 2015 na i-trade nga itong si Stanley Pringle ng Northport Batang Pier papunta sa Barangay Ginebra San Miguel kapalit si Kevin Ferrer at iba pang mga player para kay Stanley Pringle. Pagkalipas ng ilang taon, pamamalagi ni Stanley Pringle sa Barangay Ginebra ay tuluyang inilipat papunta sa Terra Firma Jeep kasama si Christian Stenhardinger. Kaya di katakataka na kukunin muli ito ng Northport Batang Pier para pamunuan ang Northport Batang Pier na makakuha ng kanilang kauna-unahang kampiyonato kung magsiseryoso ang Northport Batang Pier. At hindi daw magpapatumpik-tumpik na ibigay si Gio Halalon para sa nasabing player na si Stanley Pringle. Kaya aabangan natin kung matutuloy ito ngayon konferensya o sa susunod na konferensya pa. Tanging ang nakakaalam lang ang Northport at ang Terra Firma Jeep na mga farm team ng San Miguel, Magnolia at ng Barangay Ginebra San Miguel. Ano sa tingin nyo? Dapat ba itong ituloy? Komento na sa baba ng video at pag-usapan natin yan. Once again, this is Percival Montero at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin kay Kagawad Katsakino Dukusin ng Agonoy Bulacan, Ronald Bersubidad, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Balyari Mascarinas at syempre si Mr. Yurnel Belches at si Ricky Lanza. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.